Nakatira si Latupe sa bayan ng Masbate, kung kaya't medyo bundok ang kanilang bahay. Mahirap lamang din ang kanilang buhay, kaya't napatigil ng kanyang pag-aaral nung nasa ikatlong taon na siya ng high school. Nay, ako na po maglalabas sa ilog ng mga damit natin. Nakatapos na rin po ako magsibak ng kahoy, ani Tupi. Sigurado ka ba, anak? O sige, eto o. Nang makapagsimula naman ako magluto ng panahalian natin at nasa bukid pa ang tatay mo, ani Lita, ang nanay ni Tupi. Opo, sige nay, mauna na po ako nang maagang makatapos. Tanging pagtulong sa kanyang mga magulang ang ginagawa ni Tupi magmula nang napatigil siya ng pag-aaral at nawili na rin siyang mag-alaga at maghanap ng mga hayop na inabandonan na ng mga may-ari. Tupi, tapos ka na ba maglaba? Tanong naman ang tropa niya. Hindi pa, Tony eh. Pero kaunti na lang. Bakit ba? Tanong niya. Yayayain sana kitang mag-basketball eh. Naku, pasensya ka na pre. Di pa ako tapos eh. Di ko naman pwedeng iwan to. Siguradong pagagalitan ako ni nanay. Ani Tupi. Oo, sige. Sunod ka na lang sa amin ha. Dun sa court kapag natapos ka na. Ani na kaibigan niyang si Tony. Sige pre. Sagot ni Tupi. Maya-maya naman ay nakatapos ng maglaba si Tupi. Kaya kaagad niyang inuwi ang mga malilinis na damit. Nay, naisampay ko na po yung mga damit na nilaban ko. Maliligoan ko lang po yung mga aso. Ani Tupi. Oh, sige anak, salamat. Oh, maliligoan ko na kayo ha. Kaya huwag nang tahol ng tahol. Kayo lang, ingay nyo, baka mamaya magalit pa si nanay. Sige kayo. Baka hindi kayo pagtabi ng pagkain ni nanay pag nagalit yun. Saad niya sa kanyang mga alagang aso. Pagkatapos paliguan ng mga aso, ay kaagad namang nilinis ni Tupi ang mga kulungan ng mga ito dahil marami ng dumi. Anak, pagkatapos mo dyan, halika na at kakain na tayo. Yaya naman ang kanyang nanay. Opo, nay, dadakutin ko lang po yung mga dumi ng mga aso ko. Sagot niya. Maya-maya pa, ay dumating na ang kanyang tatay mula sa bukid. Tay Mano po, kawaan ka ng Diyos anak. Talagang mahal na mahal mo mga alaga mong hayop pa. Nauna pa silang maligo kaysa sa'yo. Natatawang sabi ng kanyang tatay. Tayo naman, grabe naman kayo. Pero maasim na nga pala ako. Natutuwa nga ako sa'yo anak niyo. Kasi marunong kang magmahal ng mga hayop. Talagang inaalagaan mo sila. Sayang lang at hindi ka makapag-aral. E di sana, mas marami pang alam sa pag-aalaga ng mga hayop. Ani ng tatay niya. Okay lang po tay. Kay talaga. Masaya naman po ako sa pagtulong ko sa inyo ni nanay. At nag-aalaga po ako sa mga aso ko. Siya. Salamat anak. Halika na at naghihintay na ang nanay mo at nakahain na rin pala. Ani Lito, ang tatay ni Tupi. Opo tay, pasok na tayo. Aba, malayo pa lang. Naamoy na namin ang anak mo yung paksiw na isda mo ah. Sarap nito. Aba, syempre naman ako pa. Mabango at masarap yung luto ko para sa mga mag-ama ko. Sagot naman ang kanyang ina. Aba, yan ang sinasabi ko sa misis ko. Kaya mahal na mahal ko yan eh. Naku, kay talaga naitay. Nagigil ka na nga po kumain na tayo at nagugutom na ako. Masayang kumain ang mag-anak na may kasama pang kwentuhan at tawanan. Naku anak, huwag kang mag-alala at di pa kami mawawala sa mundo ay makakabalik ka rin sa pag-aaral niyo. Ani Lito. Tay naman, okay lang po ako. Saka nasa diskarte naman po yun. Wala sa kung ano yung natapos na isang tao. Masayang sabi ni Tupi. Ito din kasi ang paraan niya upang mapagaan ang kanyang nararamdaman. Dahil sa totoo lamang ay namimiss niya ang pag-aaral. Nay, ako na po magliligpit at hinahanda ko na rin po yung pagkain ng mga alaga kong aso. Ani Tupi. Sige anak, at mauupo muna kami sa labas ng iyong tatay. Ani Lita. Kagad namang lumabas ng bahay ang mag-asawang Lito at Lita upang magpatunaw ng kinain at magpahangin. Habang naiwan naman si Tupi na inihahanda ang pagkain ng aso niya. Oh,
Kaya ito ng pagkain nyo. Huwag nang maingay ah. Lahat kayo mabibigyan, huwag mag-alala. Sabi niya sa kanyang mga alagang hayop. Lahat ng ito ay maamo sa kanya dahil mabait na amo si Tupi. Halos ang mga alaga niyang aso ay galing sa ilang kalye ng mga binabayaan lang ng may-ari. Lumipas pa ang ilang araw, ay nagtungo si Tupi sa ilog upang labhan naman ang kanyang mga kumot at punda nang napansin niyang may isang aso ang trap sa gitna ng ilog at hindi makalangoy pabalik sa gilid dahil may nakaharang na mga punong kahoy. Dali-dali niyang nilangoy ang kinaroroonan ng aso na kahit sariling buhay niya ay hindi niya naisip. Mailigtas lamang ito. Hindi niya alam ay may nakapag-video sa ginawa niyang pagsakit sa buhay ng aso at in-upload ito online. Nakaagad namang nag-viral. Hindi na rin nakapaglabas si Tupi at kaagad na inuwi ang aso at ang labahin. Oh anak, ang bilis mo namang bumalik. Oh, saan galing ang asong yan anak? Tanong ni Aling Lita. Naku nay, di pa po ako nakakapaglaba. Sinagip ko po yung asong to sa gitna ng ilog. Nalulunod po siya nay eh. Dahil nakaipit pala yung buntot niya sa nabagsakan ng punong kahoy. Kaya agad ko pong nilangoy, kawawa naman po. Ani Tupi. Naku anak, buti at pareho kayong ligtas. Kaya pala may sugat ang buntot niya. Ipasok mo sa bahay para magamot natin. Yaya naman ang kanyang nanay. Kaagad namang pumasok si Tupi at ginamot ang asong iniligtas niya. O ayan anak, okay na yan. Maghihilom na rin niyang sugat niya, huwag kang mag-alala. Kaya magpalit ka na ng damit at pasang-basa ka. Itali mo muna siya sa may kulungan pa natin sa labas. Sige po nay, ilang araw lamang ang lumipas at magaling na ang buntot ng aso. Masiglang masigla na ito at kaagad ding umamo kay Tupi. Nagmamadali namang tumakbo sa kanilang bahay ang kaibigan si Tony dahil sa balitang kanyang napanood. Tupi! Tupi! Nasaan ka? Sigaw ni Tony. Oh, bakit malakas naman ang sigaw mo, Tony? Alam mo ba, viral ka na online. Eto, panoorin mo. Agad namang ipinakita ni Tony kay Tupi ang video kung saan marami ang shares, comments at nakapanood dito. Pre, sikat na sikat ka na. Masayang sabi ni Tony. Ha? Talaga ba? Grabe, hindi ako makapaniwala. Ani Tupi. Kaagad namang dumating ang kanyang mga magulang. Aling tita, sikat na po yung anak nyo. Viral siya sa internet. Ani Tony. Ha? Anong viral? Ba't ano ba yung video na yan? Tanong ni Aling Lita. Ipinakita ni Tony sa magulang ni Tupi ang video. Ah, eto pala. Oo, andyan din yung aso. Magaling na ang buntot. Aba anak, at may nakakita pala sa pagtulong mo sa aso na yun. Ang bait mo naman anak. Ani na kanyang ama. Nay, tay, alam niyo namang malambot talaga ang puso ko sa mga hayop. Kaya talagang tutulungan ko sila hanggang sa abot ng aking makakaya. Ang bait mo talaga, Tupi. Sabat naman ni Tony. Ilang araw lamang ang lumipas, ay may ilang reporter na ang nagpunta sa kanilang bahay para maimbitahan siya at magpa-interview. Magandang araw po. News TV reporter po kami. Balak po sana na ma-interviewin si Tupi kung okay lang po. Tanong ng reporter sa mga magulang ni Tupi. Okay lang naman sa amin. Basta gusto ng anak ko. Ani na kanyang nanay. Pumayag na yung magulang mo, Tupi. So, ready ka na? Ani reporter. Ready na. Sagot ni Tupi. Magandang umaga. Ngayon po ay nandito tayo sa bahay ng batang viral sa pagsagip sa buhay ng isang aso. Ani reporter. Viral ngayon ang pagsagip mo sa isang aso. Kinahiligan mo na ba talaga ang mga hayop? Bakit mo sinagip? Pwede naman na katulad ng iba dyan, hayaan mo na lang. Tanong ng reporter. Simula po nung napatigil ako ng pag-aaral, tanging pag-aalaga po ng mga aso at pagkupkup sa kanila yung gawain ko. Kaya nga sinabihan po ako ni nanay na wala na kaming mapapakain eh, kinukuha ko pa din. Naawa po ako sa mga hayop
Kaya nung makita ko po na nasa peligro yung buhay ng aso, hindi na po ako nagdalawang isip pa. Talagang kaagad na po akong tumalon para makuha siya. At ngayon, nagamot na po namin ni Nanay yung buntot niya. Eto na po siya ngayon. Anitupe, at kaagad ipinakita ang aso. Aba, talagang maayos na itsura niya ngayon, mga kababayan. Kung makikita nyo sa viral na video, ay may sugat sa buntot. At hindi na rin maganda ang balahibo nito. Pero ngayon, tingnan nyo, talagang naalaga ang mabuti na tupe. Kaya sana, ang mga bagay na to ay magsilbing aral sa lahat. Saad ng reporter. Sana po, kahit anumang hayop, huwag nating saktan. Pagkusa ay alagaan natin sila. Kukupin kung kinakailangan. Parang tao lang din naman po sila. Dagdag pa ni Tupi. At natapos na ang interview. At ito ay live na ipinalabas sa balita. Kaya marami pa lalo ang nakapanood. At isa na nga rito ay ang mayamang veterinaryo na si George. Napakabuting bata. Sabi ni George sa sarili nang mapanood ang viral video at ang live news. Ito po ang grocery at mga dog food. Galing po yan sa istasyon namin. Sana po ay makatulong kahit papano. Habang inaabot ng reporter. Naku, opo, malaking tulong po ito. Sagot nila Tupi. Umalis na rin ang mga reporter pagkatapos maibigay ang kanilang tulong. Kaya't kaagad namang pinakain ni Tupi ng dog food ang mga alagang aso niya. Aba, talagang nagustuhan niyo ang dog food ah. Marami pa naman yan, kaya kain lang ng kain. Pagkausap ni Tupi sa kanyang mga alaga na nakapagpapasaya sa kanya. Isang araw, ang mayamang veterinaryo na si George ay napagpasyahang hanapin ang kinaroroonan ni Tupi upang personal na makausap ito. Magandang araw po. Dito po ba nakatira si Tupi, yung nag-viral po? Tanong nito kay Lito. Ah, opo, dito nga po. Ako po yung tatay niya. Ano pong atin? Tanong nito. Isa po akong veterinaryo at napanood ko po yung kwento sa balita ni Tupi at nantig po ako sa kwento niya. Kaya hinanap ko talaga siya para alokin na muling mag-aral. Sabi ng veterinaryo. Tupi, may naghahanap sa'yo. Naku, maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa anak ko. Ani, Tito. Tay, bakit po? Tanong ni Tupi. Gusto kang makausap ng isang veterinaryo, anak. I'm Dr. George, isang veterinaryo. Gusto sana kitang bigyan ng scholarship para makapag-aral na ulit. Saad nito. Talaga po? Para makapag-aral? Naku, maraming salamat po. Hindi ko po tatanggihan yan. Gusto ko po talaga makapagtapos ng kolehiyo. Ani Tupi. Mabuti kung ganon. Huwag kang mag-alala. Scholarship at allowance ang makukuha mo mula sa akin. Masayang sabi pa ni George. Thank you po talaga, Doktor. Sabay yakap dito. Pwede ko bang makita ang mga alaga mong aso? Tanong ni George. Opo naman. Tara po dito sa likod namin. Aba, ang dami mo na palang alaga ah. Mabuti yan. Kaya mag-aral kang mabuti. Sagot ko lahat. Huwag kang mag-alala. May dala din nga pala akong bigas, grocery, at mga pagkain ng mga aso pang matagalan ng mga yun. Ani George. Naku, maraming salamat po. Ah, ang dami po yan ah. Ang sakin na po na naitulong niyo sa akin, Dok. Ani Tupi. Alam mo, napakabait mong tao. Kaya deserve mo ang lahat na to. Sabay tapik sa balikat ni Tupi. Nakabalik na sa pag-aaral si Tupi at kaagad na nakagraduate ng high school. Pagdating naman ng kolehiyo, ay veterinary medicine ang kinuha kursa nito dahil na rin sa hilig nito sa mga hayop. Sinipagan at ginalingan niya. Kahit di nagtagal, ay nakagraduate na rin siya ng kolehiyo. Congrats anak, proud na proud kami sa iyo ng tatay mo. Ani Tita. Salamat po Nay, Tay, para po sa atin to. At malaking thank you po kay Doc George. At hindi po ako pinabayaan hanggang sa huli.
nakatingin habang nakangiti kay Doc. Congrats, Tupi. Hindi talaga ako nagkamali na tinulungan kita. Tingnan mo naman, tapos ka na. At lisensya mo na lang ang kulang. Makakapagtayo ka na ng sarili mong klinik. I'm so proud of you, Tupi. Ani Doc George. Thank you po, Doc. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po sasayangan yung ibinigay niyo sa akin na oportunidad. Layo natin na mapangalagaan ang lahat ng mga hayop at ibigay ang sapat na kalinga sa mga ito. Ani Tupi. Yan ang gusto ko sa'yo, Tupi. O paano? Kumain na nga muna tayo at nakakagutom na. Yaya naman ni Doc. Ay, oo nga po pala. Halika na po, kumain na po tayo. Baka lumabig pa po ang niluto ni Nanay. Siguradong masarap po yung mga yan. Naman anak, talagang masarap yan. Ani Lita. Nagtawa na naman ang pamilya at si Doc George na naroon din sa araw ng kanyang pagtatapos.